Pinagbigyan ng Department of Justice ang hiling ng kampo ni Negros Oriental Representative Arnie Teves na extension para makapagpasa ng counter-affidavit kaugnay sa kasong illegal possession of firearms. Samantala, nanindigan naman po ang kampo ni Teves na may banta sa seguridad ng kongresista kaya't hindi pa ito umuwi sa bansa. Si Luisa Irispe sa detalye, Rise and Shine Luisa. Humarap sa Department of Justice ang kampo ni Congressman Arnolfo Teves Jr. para sa preliminary investigation hinggil sa kasong illegal possession of firearms laban sa mambabatas. Ayon kay Attorney Topacio, abogado ni Teves, humiling lang sila ng motion to extend na makapagpasa sila ng counter affidavit. Umapir lang po kami, namin siyempre yung mga kinatawa ng CIDG, sila po ay humingi ng isang linggo para mag-present ng karagdagang ebidensya. Humingi rin kami ng dalawang linggo naman after that 1 week para makapagsumite ng aming ebidensya. So yun lang naman po. Everything was cordial and it went on uneventfully. Granted naman ang extension na hinihingi ng kampo ni Teves. At ang PNP CIDG binigyan din ng extension na makapagpasa ng mga kaukulang ebidensya hinggil sa kaso. Sa March 29 ang ibinigay na deadline sa PNP CIDG at para naman sa pagpasa ng counter affidavit ay hanggang sa April 14. Muli namang giniit ni Topacio na planted umano ang mga armas na nakumpiska noong raid sa bahay ni Teves. Even assuming na a valid yung warrant, ang contention po namin na pinapaulit-ulit naman po namin are the evidence were planted. Kung ikaw magre-raid, ang dala mo mga bag, walang laman para doon may ilalagay kung may makikita ka. Ito, puno eh. So, all of these instances lend credence to our contention na planted po yung ebidensya. Itinanggi naman ito ng PNP at sinabing nasunod ang tamang police procedure sa implementasyon ng search warrant at handang maglabas ng ebidensya ang CIDG. Sir, these are all allegations okay. Now. On the part of the PNP, ang lagi ang umpisa pa lang ay sinabi natin na sinunod po ng ating mga operating units, yung mga police operational procedure with respect po doon sa implementation po ng search warrant. Samantala, sinagot naman ng kampo ni Teves ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinauuwi na si Kong Teves at walang banta sa kanyang buhay base sa intel reports. Anila, naninindigan silang may threats na natatanggap si Teves at pag-uusapan pa nila kung uuwi nga ba si Teves o hindi. Of course, we would rather err on the side of caution. Baka hindi siya privy sa ibang intelligence or may possibility, alam nyo, minsan, hindi ko sinasabing nangyari ito kay Pangulong Marcos. Ano? Pero minsan, may tinatawag yung cordon sanitaire na napifilter yung informasyon na dumarating sa kanya. These are political decisions now. Presidente naman, yun ay isang executive action yung kanyang sinabi. And I think Congressman Teves, of all people, he's a veteran politician. He would know what to do. Samantala, kasabay naman ang preliminary investigation, nagkaroon din ng pagpupulong ang PNP CIDG, DILG, DOJ at local executives ng Negros Oriental hinggil sa mga kaso ng pagpatay sa probinsya. Sa tanggapan mismo ng DOJ, dumating si DILG Secretary Benhur Abalos at pati na rin ang naiwang asawa ni Governor Roel Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo. Ayon sa abogado ng pamilya ni Degamo, hinihintay lang nila ang resulta ng investigasyon ng NBI para sa kaukulang kaso laban kay Teves. Definitely, Degamo family will file a case yes, Teves. Against Teves yes. For murder. Of course. I do not want to prejudge what the prosecutor will see in the evidence. Mm-hmm. Basta we are just supplying the evidence to the NBI DOJ. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.